ating punulusot, Justin Mark, SD, Dini, Jimpeño. So anyway, araw-araw ko umiipatako na po yan ang mga kasama natin. Sisipag ko ng mga taga-presyo ni Nanday, mga best of you. At lahat ko nandito, talaga thank you sa inyo. Alam ko, marami sa inyo talaga kumpit na nagkakaroon na dito sa inyo. Mabawi talaga ako sa inyo. Sobra sa ipag na. Kaya request ko, Lindo, pwede ba wala ko na sa inyo? Sa inyo, wala ko yaya sa inyo. Hindi, wag mo muna sa inyo niya kayo. Mababa na resistensya ko sa inyo. Kaya matinigit na kayo ngayon, gagawin ko, ititindog ko, yung iba, mag-aayos kami ng in-schedule namin para naman hindi natin kailangan magmadali. Sabi ko, kailangan magmaayos. So, yun ang gagawin namin ngayon. So, wait and see na lang tayo sa... Actually, may next week na mag-implement yun. Yung Saturday natin, tuloy na yun, Sunday, pinaka-cancel ko. I-move natin yun ng Monday. Pero, iibahin ko yung... May mga tatanggalin akong barangay doon kasi sabay-sabay lahat, ayoko lang gano'n. Ha? Hindi tayo gagawa ng gano'n. Okay? So, sa lahat ng ating mga taga-barangay doon, kamusta kayo? Ayan, sige. Mabuti naman, maayos kayo. Ako, kahapon, sumasakit ang ulo ko sa kabila. Eh, walang presensya ng barangay dito na kaya kahapon, tinawagan ko to. Sabi ko kay Kapitano Joan, apa, kailangan nandun ko kayo. Kundi, pagkakalita ko kayo lahat. Kaya nandito naman ngayon si Joan at ang kanyang barangay. Na talagang trabaho ng barangay, mag-assist sa kanyang mga kabarangay. Tama ba yun? Ayan. Kasi alam nyo, balik ko naman ang totoo, lahat tayo may kanya-kanyang gawain. Ako bilang pulong lusun nyo, ako nag-aasikaso ng kondo. Ako nag-aasikaso ng iba't ibang problema ng bayan. Kaya pagdating naman dito sa barangay, siyempre, ang suporta ng mayor, lagi naman sa barangay, di ba? Pero hindi na kailangan pa mayor pa ang mag-aasikaso ng pag-iisa pa niyan, siyempre. Sapagkat buong kalamba ang problema ko eh. So, kailangan talaga ang barangay tulad dito ng araw na ito. Ang treasury nandito para ibigay yung pera kasi sila lang ang pwede magbigay ng pera. Ang DSWD, ang mga health workers ang nag-assess sa inyo. Ang barangay ang nag-assess ng crowd control para naman hindi kayo nagkakagulo. Na ngayon, medyo maayos po tayo. Diba? Ako naman, iikot ako kasi hindi lang po ito ang binibigyan kayo, marami ang binibigyan. Iikot ako sapagkat obligasyon ng mayor bilang monolusod na i-supervise na lahat ng mga ginagawa, especially ng programa ng national government ay nagiging maayos. Diba po? Marami nga nagsasabi, sir, bakit ko hindi nila house to house? Alam mo, ang totoo lang, hindi yung practical sa kalamba po yun. Alam nyo ba, kalamba, kami yung pinakamaraming tao sa buong lalawigan ng Laguna. Kung titingnan nyo yung budget allocation ng ayuda, we are the highest. Mas mataas pa tayo sa buong rehiyon. Sapagkat ang population natin ay napakadami. Kuwawa naman ang mga taga-treasury kung lahat ito ay pag-house to house ko. Aba, may pamilya rin to. Hindi natin matatapos ko lang mas mahilis. Di ba po? Kaya ho, hindi po visible yung ginagawa ng ibang bayan na kung konti lang po ang tao kung ikukompare ko dito. Kasi alam nyo, marami naman ho, mas magagaling pa sa akin eh. Di ba? Kaya sabi ko nga po, kahit mas magaling sila sa akin, pabayaan mo na, ako pa rin ang masusunod. Tama ba ho yun? Bakit? Sapagkat ang puso ko, isip ko nasa sa inyo. Kung gagawin ko yung mga sinasabing ibang pa-epal dyan, pa-epal dyan, ano mas gusto nyo? House to house na managal? O yung ginagawa natin ngayon na mas mabilis? Ayun! Diba? I mean, let's be practical. Hindi lang naman kayo iniisip ko. Ang iniisip ko ay ibigay sa inyo. Pero as much as possible, iniisip ko rin yung mga tao nandito. Kung wala sila, ito hindi nyo na-appreciate ng iba eh. Kung wala itong mga tao nito, sino mag-aasikaso sa papeles nyo at sino mag-aasikaso para magbigay ng pera sa inyo? Assume na lang, meron tayong ospital na walang nurse. Kahit may ospital ka, wala kang nurse at nag-alisan ng nurse, walang kasakit lang ng nurse, sino mag-aalaga sa inyo?
parang sa city government. Andiyan ang city hall, andiyan ang mayor. Pero kung wala mga tao ito na tumutulong sa akin, ako, mag-isa, gagawin ko ito, abay. That is very impossible. Diba? Ang akin lang naman, let us give consideration sa mga tao behind this. At sa barangay, sa lahat ng mga tumutulong dito, nag-aasikaso. Kaya kung maaari, huwag nyo naman ho, hindi naman ho kayo gano'n, hindi na lang. Huwag nyo naman ho sa main ng mga taong gobyerno, nagsasacrifice din po yan sa kanilang mga pamilya. Ang COVID walang pinipili yan. Hindi namimili ng mahirap at mayaman yan. Hindi namimili ng taong gobyerno o taong privado yan. Lahat tayo naapektuhan dyan. Tama ba ho? At lahat naman ang paghihirap, sama-sama tayo. Bakit ho? Kung nahihirapan kayo, nahihirapan din po kami. Nahihirapan din po kami. Pero sa panahon ngayon, we are trying to do the best that we can. Ginagawa namin ang makakaya namin. Ginagawa namin ang lahat na pwede namin gawin para na lang ma-iksan natin o mabawasan natin ang problema sa pandemya ito. Okay. So another thing, gusto ko lang pong explain about the vaccine. Okay, alam naman po natin lahat na marami po sa inyo, maaari naghihintay o gusto magpa-vaccinate, di ba? Ang totoo po yan, araw-araw po may vaccination tayo. Sa SM, dyan po sa CDH, at sa Global Kanlubang. Ngayon, ano ba ang problema? Gusto ko ma-appreciate yung problem para naiintindihan nyo ulit yung pinagdadaanan ko. Ang problema ay yung delivery ng vaccine. Okay. Nung isang araw, may nag-text sa akin, nakatanggap na naman tayo ng 10,000 Sinovac vaccine. Just the other day, yesterday. To be precise, yesterday, nagkaroon ako ng 10,000 vaccine. Question, when was the last delivery? 1.5 weeks ago. So the delivery ng vaccine is not being done every day. It's impossible. And the amount of vaccine, if we hope na may deliver sa amin, sana mas mataas. To give you an idea kung ano yung ginagawa namin. We have 3 sites. Nag-consign mo yan. On an average, every day, kaya namin mag-throw ng 5,000 tao. Bakit? 1,800 to 2,000 sa SM. 1,500 to 1,800 sa may Calamba Doctors Hospital. At 1,000 to 1,300 sa Global City, Kanlubang. Yan ay first dose, kaya po namin yan. So on the average, we tend to around 4,800 to 5,000, more or less, sa isang araw. E kung bibigyan ka ng vaccine na 10,000 every 1.5 weeks, my God, 2 araw lang tapos na namin yan. Tama ba yan? Ganyan mo ang problema. Pwede ba akong magreklamo? Hindi. Kahit may pera ba akong pagbili ng vaccine? Pero, pwede ba akong bumili ng vaccine? Wala akong mabilhan. Wala. Zero. Kasi lahat ng pag-uusap ng purchase ng vaccine ay magagaling sa national government. So ano ang ibig sabihin niya? Yung 10,000 na yun, may first dose, may second dose pa yun. So hindi ibig sabihin na 10,000, lahat 10,000 pwede kong bigyan ng first dose. Hindi ko ganun yun. Kasi meron pa akong iba dyan naghihintay ng second dose. Tama ba yun? So ngayon, ang sabi ko nga po, ang gagawin natin strategy, we're hoping to get more vaccines. Okay. Basta kami, itutuloy natin kung ginagawa natin sa vaccination site natin, may mga binibigay na allocation doon sa priority listing po natin, pero once dumagdag, sabihin na natin, ang delivery sa akin, 50,000 vaccines. Sa isang delivery, iba na ang strategy ko. Bakit? Kung magbubukas ako ng maraming center, pagkatapos ang vaccine ko, isa 10,000 lang, hindi ho practical, operational-wise, kasi matitinggo lang ang mga vaccination site natin. Tama? Pero, kung dumagdag na ang ating vaccine, kahit magbarang-barangay kami,
wala akong problema kasi available na ang vaccine natin. So mga kababayan, I need to explain this kasi alam ko marami sa inyo, inip na. Totoo po, naiintindihan ko po yan. Lahat naman po tayo. Talaga kailangan lang natin muna maghintay sapagkat kahit gustuhin ko man, kahit naman pinipitin nyo na yung aking katawan, mag-produce na, kung talagang yan lang ang available, yan lang po ang available. Di ba po? Ngayon, ano? Ano ba sitwasyon sa Calamba? Para lang maintindihan nyo ha, ina-explain ko ito, pwede nyo ikwento sa lahat ito. Nagkaroon kami ng pag-aaral at survey doon sa mga na-infect ngayon ng virus. Okay? So, sa 100%, sa 1,000 plus, 85% ng infected ng virus ngayon na naku-quarantine ay APORs. Anong ibig sabihin ng APORs? Persons authorized outside of resident. So ano ito? Ito yung mga tao nagtatrabaho. Correct? So almost 15% yung po yung mga senior, mga bata o non-APORs. So tinanong ko, ano ba itong 85% na ito? Ano yung composition ng 85% nito? Would you believe 90% of the 85% ay galing sa manufacturing sector? Yun ang nakita ko. So ibig sabihin pala, karamihan doon sa APORs ay nagtatrabaho sa mga kumpanya, mga manufacturing firms. Katulad ngayon, meron akong pinababantayan ang COVID doon, 40. Pinababantayan ko ng kumpanya ngayon. Ganon ang nangyayari. Kaya po, ang strategy ko ngayon, binigwento ko lang po kayo kasi gusto ko maintindihan yung iniisip ko. Yung mga dinideliver na vaccine ngayon sa akin, a part of that, hinahati ko na para dalhin doon sa industrial at manufacturing sector. Ang sinasabi ko, huwag nyo nadalhin yung mga tao nung dito sa SM, makikiagaw pa kayo. Total, may pera kung manan ninyo, mag-hire kayo ng doktor, mag-hire kayo ng nurse, o kung meron kayong doktor at nurse, ibibigay ko na lang yung vaccine doon. Doon na kayo magpaturok, huwag na kayo lumabas, ibalik ko na lang sa akin, at kami na po magre-record. Tama? Diba? Kasi kung papumuntahin ko pala ng magagawa dito, nakikiagaw pa doon sa barangay natin. So yun po ang ginagawa namin strategy na yun. Ina-attack namin yung sa tingin namin sektor na mas vulnerable. Okay? Kasi dalawa po yan eh. Vulnerability at transmissibility. Yung vulnerable, yan yung mga senior, may sakit. Pero yung mga tao malalakas, asymptomatic, na sila po nag-iikot, yun po yung transmissibility. Yun ang ina-address ko. Yung pag-iikot ng tao, at the same time, kung saan nagkukumpulan ng tao, yun ang lalagyan ko ng vaccine para kayo pa paano mabawasan yung transmission sa ating mga barangay. So tama ba yun? Di ba ho? We have to attack it eh. Hindi yung pwede rin bara-bara. Hindi yung pwede gano'n. Kailangan attack natin ang problema, right? Because of the limitation ng vaccine. Pero once na magkaroon tayo ng mas maraming supply, aba kahit lahat, pwede na, dire-diretso na ho natin yan. Okay? So please, I would like to apologize for whatever it is na pagkukulang namin, but it is not our fault alone. And you have to understand that. Ngayon, ano? Bakit kayo lang tayo nagbibigay ng ayuda? Nabigay na po yung pera last week. Ito po ang totoo po niyan. Nagpa-antigen po kami. Eh yung iba po sa kanila, nag-positive po. Kaya sabi ko, i-hold na muna yan sapagkat ayoko may nangimigay na merong COVID. Tama ba naman? Tama ba naman na itutuloy ka lang yung pera para makuha yung pera pero nangimigay sa inyo, may COVID. Mali yun. Tama? So I decided to postpone it. Sabi ko sa city administrator ko, i-postpone na muna yan. Kaya na tayo magalit ang tao muna. Ang importante, save ang tao. Tama ba yun? So, long after one week, ayan na, andito na sila. Kasi yung department ng treasury, alam nila marami po nagka-COVID yan. Pati yung hepe nila, may COVID yan. Diba? So, kailangan mo maging careful. Sabi ko, hindi tayo kailangan magmadali. Ang kailangan, nagbibigay tayo ng tama. Tama ba yun? Nagmamadali ka, mali-mali naman. That's very wrong. Okay, next.
Lastly, meron ba dito, siguro mamaya papasok, kapitana, sasabihin na naman, ito eh, ilang beses natin ginagawa ito, kumbaga eh, blockbuster na ito, di ba? Paglima na yata ito eh. O meron ba rin kaabon, sasabihin sa akin, Mayor, hindi na kasama, nakikipag-away pa, dapat ganda, ganyan, ganyan, huwag na kayo makipagtalo. As always, sinasabi ko, sasabihin nyo, sige, bigay nyo na po pangalan, cellphone number nyo. Ipapa-assistance sa DSWD. Kung talaga, hindi sila nasama, ako mismo magbibigay sa kanila. Okay, ito na lang kayo makikipag-away. O, next, pinasimplify ko. Okay, kaya nandito kayo, baka nagtataka yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo, kailangan ng proof. Proof of dependence. Kasi, ayan, pag-abag kayo sa bahay, entitled kayo sa 4,000. Pag dalawa lang kayo sa bahay, 2,000 lang. Correct? Dati, ang isang araw, hapon pa pala, nagtatalo ba? Kasi, kailangan doon ng ID. Kailangan ng proof. Okay, may ginawa kong sistema kahapon, nag-meeting kami, para finally, matapos na yung issue na yan. Ang sabi ko, you can use 3 documents to prove of your household. Ano yun? First document is your photocopy or IDs. One. Second document, either or yan, nasa tatlo. Yung pangalawa, na pwede nyo gamitin is a certification coming from your barangay na kayo ay may gantong tao na nakatira ang anak nyo. Okay? Proof of residency. And in the absence of your barangay captain, kasi hindi naman lahat ng kapitan kasi sikap nito, ha? Pagkong diba kasi tayo kumagtawa at pinababaw yan ang barangay, sorry to say, but that is true. Okay? Kasi ako na naging kapitan doon sa kabila. Sa galing ko. Ako na naging kapitan. Ako, walang tao, walang tao. Ako nagda-direct ng tao, ako nag-aasigaso. Saksi kayo na. Now, the next proof, gagawa kami ng pro forma na affidavit. May affidavit. Affidavit of dependence. Ang ibig sabihin ng affidavit na yan, okay, ewan ko kung meron dito, pero pinaprint ko na yan. Kasi ang affidavit, pakita mo, para maintindihan ng mga tao, explain nyo. Sige. Okay. Ito ang ginawa ko. Ako ang nagsulat dito kahapon. Ang haba niyan. Okay, sa galit ko, sa lugar. Kasi kahapon, nagkakagulo. Dahil sa mga proof of ID. Ito is for COA purposes. Ang affidavit of undertaking, ililista nyo dito kung sino ang dependent niyo doon sa household lang niyo. And this is already good as proof kasi affidavit po ito. Ngayon, ano? Kung ginawa nyo ito at nagsinungaling kayo, magkakaroon kayo ng criminal charges of falsification of public document or perjury. So please, huwag niyo hong lokohin to. Pag nagbigay ko kayo ng false document at later found out na sinasabi mo ang apat kayo pero nag-actually nag-iisa ka lang o dalawa ka lang, nanloko ka, I'm sorry, but you're subject to criminal liability. Kaya walang lokohan. Tama ba yun? Wala kasi unfair eh. Yun ang rules. So ito ang certificate of undertaking na to. This is an affidavit. Kung wala kayong ID, kung wala kayong certification ng barangay, pirmahan nyo lang to, ilagay nyo lang dito yung dependents nyo. This is good document, ibibigay na ang pera sa inyo. Mas mabilis, tama? Wala na hong pagtatalo pa. So yun po ang ginawa nating sistema. So I'm sure naman lahat naman kayo eh maayos dito. Aking mga kabarangay dito, no? So please, mag-ingat po tayo. At ako naman, ang inyong mayor, I'm always on top of the situation. If there are problems, sabi ko may kapitan, laging pinapaabot sa akin yan. Maraming salamat at magandang... Okay. Asan ang mga senior? Okay, priority mga senior, ha? Oh, sorry, ha? Priority lang yung mga seniors, ha? At tumalapit na mag-seniors, marami pa rin kayo mag-priority. Sige. Thank you very much.